Pag binanggit po yung kaharian, ay automatic nandoon daw sa taas. Pero yung plano ng Diyos ay mga bansa. Bakit? Ang bansang Babylon po ba ay nandoon ba yan sa taas? Wala. Lalo na itong Medo-Persia. Pangatlo yung Greece at saka yung Roma. Wala doon sa taas. Kaya doon sa panahon na natapos ang Roma, sapagkat ito man ay naghari sa buong daigdig sa loob ng 644 AD at natapos ito sa 467 AD. So, wala nang kaharian sa buong daigdig. Kaya doon sa panahon ni Jesus, ng ating Panginoon, sa panahon ni Jesus Christ, siya ang inutusan na magtayo muli ng kaharian na winasak ni King Nabucodonosor. Kaya ang tanong, mga kapatid, nasaan na ang kaharian ng Diyos? Sapagkat ayon po sa Matthew 6:33, na natapwat, hanapin nyo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang maidaragdag. So, ibig sabihin, yung kaharian na nawala ay ipinapahanap ito ng Diyos kung nasaan, sapagkat hindi man ito naitayo doon sa bansang Jerusalem. Bakit? Kasi nung nangarap si Panginoong Hesus tungkol sa mabuting balita sa kaharian ng Diyos doon sa bansang Jerusalem, ang tanong, tinanggap po ba ng mga tao ito? So, hindi tinanggap, kaya sinabi nga ng Diyos, alisin ko sa inyo ang kaharian at ibigay sa isang bansa. Kaya ang tanong, saan bansa ngayon ang mapalad? Mga kapatid. Kaya kung ating babasahin sa banal na kasulatan, ayon po sa Roma 3:10, ano ang mabasa? Ibasa nga rin. Anong sinabi sa banal na kasulatan? So, ngayon ko. Sige, iba. Sige, haray. Mabasa sa Roma 3:10. Oo. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Yun. Yun ang sinabi ni Apostol Pablo sa doon sa taga-Roma. Bakit? Nung ipinangaral nila ang kaharian ng Diyos, hindi man ito tinanggap ng mga tao. No? Hindi tinanggap. At sinabi pa ng mga apostol doon sa Roma, yung plano ng Diyos tungkol sa kaharian at lahat ng yung mga batas ng Diyos, unang-una yung pagkain ng baboy. Sinabi ni Apostol Pablo doon na huwag kayong kumain kasi ito po ay nakakasama sa katawan. Ay kumain pa rin sila. Bakit? Sabi ng mga tao doon kay Apostol Pablo, maniwala ka naman dyan. Ha? Kaya sinabi ni Apostol Pablo doon sa Roma na walang matuwid, na kahit isa, wala. No? Wala. E ngayon, isipin natin kung ganun na lang, mga kapatid. Halimbawa man, palagay ko lang dito sa Mandela. No? Pangaral mo yung walang matuwid. Kahit isa dito, baka hindi na yung makalabas. So, tingnan po natin yung
sitwasyon kung paano yan sinabi ni Apostol Pablo. Eh lalong-lalo pa naman, ginagamit pa naman yan sa mga madulubhasang mga ngaral din. Sapagkat, ayon po ni Apostol Pablo na walang matuwid kahit isa. Doon yun sa Roma, sinabi ni Apostol Pablo. Kaya ang tanong, pagdating dito ngayon, sapagkat sinabi ng Diyos, alisin ko sa inyo ang karyan at ibigay sa isang bansa nga nagkakabunga. Kung sabihin ko sa inyo, mga kapatid, ng bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos, ang tanong, mayroon bang matuwid? Mayroon na. Bakit? Marami nang tumanggap. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi kagaya doon sa Roma na wala talagang tumanggap kahit isa. No? Kaya nung inilipat na ng Diyos ang kaharian sa bansang Pilipinas, dito na, sapagkat natupad yung hula ng Diyos na ibigay sa isang bansa nga nagkakabunga. Bakit? Marami nang naniniwalay. Hindi kagaya doon sa panahon ni Apostol Pablo, doon sa Roma, nung pinapangaral niya, walang nalang naniniwala. Mga kapatid. Kaya, hindi po ako mahiya na sabihin sa inyo na ayon sa ating mahal na dakilang guro, mahal Haring Pilimon Undok Nebulansa, na yung tinutukoy na bansa nga nagkakabunga, walang iba ng ating bansang Pilipinas. Mga kapatid, sapagkat dito umusbong ang Kristiyanong paniniwala, na ibig sabihin naniniwala tayo sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat wala na doon sa Jerusalem ang kaharian ng Diyos, ibinigay na ito sa isang bansa nga nagkakabunga. Bakit? Sapagkat sinabi ng Diyos, maliwanag na hinula ni Propeta Isayas, ayon po sa 24:15, na luwalhatiin ninyo ang Panginoong Diyos ng sa Israel doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Ang tanong, mga kapatid, kung i-research natin ito, ano ba yung makikita natin doon sa malayong silangan? Ha? Sa mga pulo ng dagat. Apat na bansa lang, Japan, Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Pero ang sukatan ng Diyos na hinula ni Propeta Isayas, luwalhatiin ang Panginoon ng Israel doon sa malayong silangan sa mga pulo ng dagat. Ang tanong, ang Japan po ba ay niluwalhati ang Panginoong Diyos? Ha? Hindi, sapagkat Buddhism mga yan. Sa Indonesia, ang tanong, niluwalhati ba? Hindi pa rin. Hanggang sa Malaysia, hindi pa rin yan niluwalhati. Pero pagdating sa bansang Pilipinas, ang tanong, mga kapatid, niluwalhati po ba yung Diyos ng Israel? Mga kapatid, so ibig sabihin na ang ating bansang Pilipinas, ito ang pinili ng Diyos. Na dito niya imuli itayo ang kaharian ng Diyos na nanikailanman ay hindi na ito magigiba. So yan po ang aking may testimony sa gabing ito, mga kapatid. Kaya dadako po ako sa ating pangalawang tema ayon po sa 89 Human Place. So anong po ang 89 Human Place? So ito po, mga kapatid, ang pinasukan sa banal na espiritu ng Diyos na may katawan at mayroong laman. So ang tanong, sino ang unang pinili ng Diyos na doon pumasok ang Espiritu Santo ng Diyos? So walang iba, mga kapatid, doon sa katauhan ni Adam. Bakit? Sapagkat si Adam, siya ang kauna-unang tao
na nilalang ng Diyos o tinawag na anointed one. Kaya doon pumasok ang banal na Espiritu Santo ng Diyos. Ngayon, sa panahon ni Adam, nagkasala man siya. Kaya yung Espiritu na nandoon sa kanyang katawan, lumipat ito. Lumipat. Pumili ito na naman ng may katawan at mayroong laman. Doon pa rin sa lahi ni Adam. So pumasok sana ang Espiritu ng Diyos doon sa anak ni Adam na si Cain, nakita man ito ng Diyos na masama. Ngayon, papasok sana doon sa kanyang kapatid na si Abel, pinatay man ito ni Cain. Kaya ang banal na Espiritu Santo ng Diyos ay pumili muli doon pa rin sa lahi ni Adam. Kaya mula kay Adam, Seth, Enos, Kainan, Mahalil, Arid, Enoch, Matusila, Lamed, hanggang kay Noah. Oh, kay Noah. So mula kay Noah, Sin, Arpaksad, Sila, Eber, Pilig, Rio, Sirog, Nahor, Tari, hanggang kay Abraham. Sumula kay Abraham, Isaac, Jacob, Judah, Paris, Isrom, Aram, Aminadab, Naason, Salmon, Bos. Doon na naman pumasok ang banal na Espiritu ng Diyos. Sumula kay Bos, Obed, GC, David, Solomon, Rubwam, Abia, Asa, Hosapat, Huram, hanggang kay Usias. Sumula kay Usias, Watam, Akas, Isikias, Manasis, Amon, Usias, Sikunyas, Salatil, Surubapil, hanggang kay Abiud. Sumula kay Abiud, Ilyakim, Asor, Sadok, Akim, Ilyod, Ilasar, Matam, Jacob, Joseph, hanggang kay Jesus Christ. So ang tanong mga kapatid, pang ilang generation si Jesus Christ? So pang 60 na generation. Doon pumasok ang banal na Espiritu Santo ng Diyos na umalis doon sa katawan ni Adam. Ngayon, sa panahon ni Jesus, nung nangaral siya tungkol sa mabuting balita sa kaharian ng Diyos doon sa Jerusalem, hindi man siya tinanggap. Anong ganlang ginawa? Ito po ay pinatay, pinako sa krus. Kaya yung Espiritu Santo ng Diyos na doon sa katawan ni Jesus, sapagkat wala man siyang asawa, walang anak, kaya pumili muli ito nang mayroong katawan na may laman na pang 61, sapagkat 89 human flesh man ang pinasukan ng Diyos. 89 katao. Kaya mula doon sa kay Jesus Christ na pang 60 ang generation, sa pang 61, Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus, Gaius Plinius Sicilius Secundus, Theophilus of Antioch, Antony the Great, Constantine the Great, Theodosius the Great, Pope St. Hilarius, St. Benedict of Norcia, King Ipugao, Welfare of Mercia, Pope St. Zachary, Emperor Louis the First, Alfonso the Third, Otto the Great, Basil the Second, Burgarok Tulos, Pope Urban the Second, Baldwin the Fourth of Jerusalem, St. Ferdinand the Third of Castile, Blessing John Colombini, St. Vincent Ferrer, King Humabon og Cebu, King Pagbuaya, Father Antonio Sirino the Superior, George Pax, Peter,
Peter the Great, Emperor of all Russia. Amandangat pang 87, walang iba ang ating mahal na Dr. Jose Rizal. Pang 87 Homan Place, na doon pumasok ang Espiritu ng Diyos na may katawan na may laman sa katauhan ni Dr. Jose P. Rizal. At ang pang 88, walang iba na may katawan na may laman ang ating Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Riambunansa. Ngayon, bakit naging 89? Sapagkat kung ating babasahin sa banal na kasulatan ayon po sa 1 Corinto 15:45-48, pakibasa nga natin. Sino yung huling Adam? 1 Corinto 15:45-48, pakibasa nga natin. So, ganito po ang kasulat sa unang Corinto, talata 15-18. Gayon din naman nasusulat ang unang taong si Adam ay unang naging kaluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Tuloy. 46. Bagaman ang ukol sa Espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa. Pagkatapos, ang ukol sa Espiritu. 48. Kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang mga tagalupa. Okay. At kung ano ang ukol sa langit, ay gayon din naman silang tagalangit. So, ibig sabihin, mga kapatid, dalawa ang binanggit ng Diyos. Yung unang Adam na gawa sa lupa at ang pangalawang Adam na gawa sa Espiritu na magbibigay buhay. Kaya hindi ko ako mahiya na sabihin sa inyo na ang pang 89 human place na pinasukan ng Diyos, mga kapatid, ang ating Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King, Philemon Ondok Riambunansa. So yan po, mga kapatid, ang binahagi sa gabing ito ayon po sa katuruan ng ating mahal na dakilang guro, mahal na hari, Philemon Ondok Riambunansa. Kaya muli, ako po'y nagpapasalamat sa lahat mula Luzon, Visayas at Mindanao at ganun din sa ating mahal na guro, ang ating mahal na prinsipe, Rocky Y. Riambunansa. At ganun din sa kapatid po niya na walang iba, Hari Adolfo Riambunansa. At higit sa lahat, ako po'y nagpapasalamat sa ating dakilang guro, walang iba, mahal na Haring Philemon Ondok Riambunansa. At magandang gabi po sa ating lahat. So muli, ibabalik ko na po sa ating direktura sa gabing ito, walang iba, si Raina Glisil Rambang. So maraming pong salamat sa atin. Salamat, Hari, sa iyong pagbibigay kaalaman tungkol kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So maliwanag po sa atin na ang kaharian ng Diyos ay dito po sa ating bansang Pilipinas. So, tawagin natin ang isang hari ng Isabela para sa kanyang pagbibigay din ng kaalaman kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So, tawagin natin si Haring
balat ng Isabela. Maraming salamat, Rina. Pinigil sa amin para magbigay sa ating kalaban. So, bago ako magpatuloy, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon, sa lahat ng Panginoon, hari dito sa loob ng Panginoon ng Diyos, walang iba ang ating divinement. Mahal na haring His Majesty, mahal na haring Pilimon ang Diyos ay ang Malisa. At saka yung limang spiritual mother na nandito nyo, Father of New Jerusalem, Talisay Bride, dating sa City. At saka yung dalawa niyang anak, si Mahal na Prince, Rocky Banyis Riam Bonanza, siya po ang overall president natin dito sa loob ng kaharian ng Diyos. At siya na rin po ang ating presidente dito sa kumpanya na The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. Sa kanyang kapatid na si Mahal na King Adolfo Bidad Riam Bonanza, na siya po ang ating may hawak dito sa kumpanya dito sa Philippine Ethereum Development and Management Corporation. At siya na rin po ang presidente natin dito sa Philippine New Life Therapeutic. At sa lahat po ng mga 12 tribes, 12 apostles na pinabibilangan ng ating team leader dito sa region 2, walang iba kundi si Haring Edgar Palon dito. Ang gabi are. At sa kanyang may bahay na si Reyna Rose dito. Ang gabi are na. At sa lahat po ng mga 70 prophets mula dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mula dito sa Region 1 hanggang Region 12, pinagbilangan ng ating senior provincial leader dito sa probinsya ng Isabela. Walang iba kundi si Haring Simproso M. Ancheta. Ang palayaw niya ay Haring Baldo. At sa kanyang may bahay na si Rena Victoria Ancheta, na siya po ang secretary, treasurer natin dito sa loob ng kaharian ng Diyos dito sa probinsya ng Isabela. At sa yung hari dito sa Quirino, ang iba kundi si Haring Alex Ancheta. At sa kanyang may bahay na si Reyna Ami Ancheta. Hanggang gabi, Reyna. At sa lahat po ng kapwa kong mga municipal leaders, barangay leaders hanggang dito sa Kurok, at sa lahat po ng tumanggap ng kaharian ng Diyos, mga prinsipe, mga prinsesa, magandang Sabat night sa ating ngayon. Ito po ang araw ng pahinga ng Diyos, mga kapatid. So, tayo po ay nandito ngayon para tayo po ay sumambag sa kapahingahan ng Diyos. So, titignan natin dito sa banal na kasulatan sa Genesis. Genesis 2:2, mga kapatid, ay may mababasa dito sa banal na kasulatan na ganito. Nang ikapitong araw ay nangyari ng Diyos ang kanyang ginawa. At nagpahinga ng ikapitong araw sa madla niyang ginawa. So, Diyos ang nanggawa sa lahat ng mga ginawa. At sa ikapitong araw, sabi nga, so yung araw ng Sabado, yun po ang
ikapitong araw at siya po ang nagpahinga. So, tayo po ngayon ay nandito po para tayo ay ipanghiwin ang kanyang araw, mga kapatid. So, yung Diyos nagpahinga, so pati rin tayo ay magpapahinga rin, mga kapatid. So, walang trabaho sa Sabado. Yan. So, nagbigay ng Diyos, kung titingnan natin sa Eksodo 28, ay nagbigay ng Diyos para sa atin. Yung anim na araw, binigay sa atin, magtrabaho tayo, magtugod tayo kung kaya tayo. Kaya lang, hindi naman sa ganon. No? Kasi tayo ang templo ng Diyos. Pag sisirahin natin yung templo ng Diyos, yun lang. Tutulong siyang ibain niya. So, pasalamat tayo na tayo po ay binigyan niya ng ganong araw, anim na araw, binigyan niya sa atin, at yung pang-pito, ito nga. At Diyos ay nagpahinga. So, tayo po ay magpahinga pa rin. So, noon kasi nagpapahinga ng ating Diyos ay yung unang tao na si Adam ay nagkasala. So, hindi niya naibigay yung buhay, mga kapatid. So, ngayon na naman, sa Hebreo, tignan natin dito sa Hebreo 4:9, ay nagpahinga na naman ang ating Panginoon. Dito, ganito po ang sinabi. May natitira pang isang pahinga, pahingang Sabat tungkol sa bayan ng Diyos. So, ang Diyos natin, alam na natin, ay nagpahinga na rin. So, sana, hindi, para sa akin, ay hindi sana ako magagawa ng hindi niya panais-nais, mga kapatid. Para sa ganoon ay ibigay niya sa akin yung buhay, mga kapatid. Kasi, kung ako ay nagkasala, na naman, kagaya noon, ay baka hindi ko makukayong ibigay ng buhay. Ano, mga kapatid, para sa akin. So, pasalamat ako. Sana ay maibigay sa akin yung buhay. So, yun po. So, magandang Sabat sa ating lahat. So, tungkol naman dito sa kaharian, may nasusulat dito sa Matthew. Tignan natin sa banal na aklat dito sa Matthew 25:1. Na ganito po ang sinabi. Kung magkagayon ay makatulad ng ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. So, ang kaharian ng Diyos ay nalitulad sa 10 dalaga, mga kapatid. So, yung mga iba, ating pinanggalingan, ay hindi nila na ipaliwanag dito, mga kapatid. Pero sa dito sa loob ng kaharian ng Diyos, sa turo ng ating Panginoon, walang iba ang ating divine mentor, na si Mahal na Hari Pinumundo Priambulansa, siya po ang nagbigay yung kaliwanagan. Yung mga lihim noon sa banal na kasulatan ay pag dumating ako, sabi, ay liliwanagin ko na. So, yung 10 dalaga ay may walang langis at may langis, mga kapatid. So, kung titingnan natin, ay may 4 na faktor dito sa banal na kasulatan. Prophecy, story, mathematics, at science. So, ito yung magamit para makuha natin yung pakas solvar solve ng 10 dalaga. So, kung titingnan natin, ito ay nalitulad sa yung mga pre-presidente. So, bakit naman? Sabi ng mga iba, bakit nagamit yan? Kasi propesiya ng Diyos. So, yung 5 walang langis, nalitulad sa isang pangulo, mga kapatid.
ang kung titingnan natin, ang programa ay talagang ang ating Diyos. Walang iba ang ating divine mentor, siya po ang nagpaliwanag. So, ang limang walang langis ay nalintulad sa isang mga limang presidente. Kung unahin natin ay si President Ramos, mga kapatid. So, pangalawa ay si Hirap, mga kapatid. At saka yung pangatlo ay si Makapanggal. At saka yung pang-apat at pang-apat ay si Pinoy. Sa yung panglima ay si Duterte. So, ito pala yung limang walang langis na sinasabi sa Banal na Kasulatan na halintulad sa angkarian ay 10 dalaga. So, ang programa naman ni Fidel B. Ramos ay year 2000. Ang programa naman ni ERAP ay para sa mahirap. Pero yung mga mahirap ay lalong humirap. Sana hindi tayo humirap pagdarating ang panahon. So, yung pangatlo ay kay Pinoy. Ay si Gloria pala. So, Philippine Job naman ang programa niya. At ang pang-apat, si Pinoy, matbiglugaan. At saka yung pang-lima ay War on Drugs si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, pumunta na tayo sa panglima na ito ay may langis, mga kapatid. So, nandito na tayo sa 2022, mga kapatid. So, noong naideklara na yung Kingdom of God mula 1982 plus 40 years, eksakto kung iyaad natin ay 2022. Ito na, mga kapatid, yung ikatlong araw na bababasa sa Isaiah 6:2, mga kapatid. Yung dalawang araw ay bubuhayin niya tayo, yung pangatlong araw ay babangunin niya na tayo. So, kung titingnan natin ang isang araw ng Diyos sa 2 Pedro 3:8, ang isang araw ng Diyos ay nahalintulad sa 1,000 taon, mga kapatid. So, kung titingnan natin yung dalawang araw ay 1,000 plus 1,000, 2,000. So, yung pangatlo ay babangon na tayo. So, may sobra ng 22 na taon. So, kasali na tayo dito sa pagbangon, mga kapatid. So, nandito na tayo sa 2022. So, sabi dito ay ang unang magpresidente ay siya na ang ating propesiya na sabi ng ating Panginoon noong 2017 pa yata, ang susunod kay Duterte ay Marcos. So, nagkataon naman na talagang ang pamilya Marcos ang nakapasok sa ating butuhan dito sa bansang Pilipinas. So, ang magbukas ng ating kayamanan kayamanan dito sa bansa nating Pilipinas ay walang iba ang ating pangulong si BBM, mga kapatid. Siya na po ang nakatakda na propesiya ng Panginoon na siya po ang susi ng kayamanan na nandito na sa bansa natin Pilipinas na inalis doon sa bansang Israel at inilipat sa isang bansa na mababasa sa Matthew 21:42-43. So nandito na yung kaharian ng Diyos. So kasalamat tayo sa ating Panginoon, mga kapatid, na nandito na ang kaharian ng Diyos na ang susi ay
sabi sa ating Diyos na siya po BBM na ang magbukas ng kayamanan dito sa bansa natin Pilipinas. Salamat tayo. Tayo po ay na tayo mga Pilipino na ang karya ng Diyos ay nandito na sa Pilipinas. Sabi yung unang speaker, tunay nga na nandito na sa bansa natin Pilipinas. Talaga may testimony tayo na talagang tayo kung nandito na ang kaharian ng Diyos. So, yun nga, marami tayong testimony kung magpapatunay ang karya ng Diyos ay nandito na sa bansa natin Pilipinas. So, salamat tayo sa ating Panginoon na bagamat nagpapahinga ngayon, pero yung Espiritu ay nasa atin, mga kapatid. Tayo ang ating kanyang ginamit, mga kapatid. Tayo na ang magbibigay balita, yung magandang balita sa lahat ng mga tao. Mga kapatid, siya na ang gumagalaw sa lahat ng dito, sa nakapaloob dito sa loob ng karyan ng Diyos. So, maraming salamat. So, ako pinagpapasalamat sa ating Divine Mentor, Maharunaharing Pilimunong Bakriyang Bonanza, sa pagbigay sa akin ang aking kaalaman o ang kanyang ibinigay sa akin, kahit kunti man lang, may bigay po ang aking nalalaman tungkol sa dito sa loob ng programa niya. Nandito na ang kaharian niya na inalis ng Diyos doon at ipinunta na dito, mga kapatid. So, masalamat tayo, mga Pilipino, na nandito na ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. So ako po nagpapasalamat dahil mahal na rin Pilimundo Primonsa ang kanyang anak na pinasukan ng banal na Espiritu Santo. Ano ba kung di si mahal na Prince Rocky Evangelist Rembonanza na siya po ang ating overall president natin. At saka yung kanyang kapatid na siya po ang may hawak dito sa kumpanya para mag-divine government kung may palabas yung Euterium. Ang mahal na King Adolfo Riambunansa. So, lahat po ng mga pamilya Riambunansa. At nandito ang ating king leader dito sa region to. Siya po ang talagang magsisiwalat yung mga magagandang balita na kasama natin, mga kapatid. So, salamat tayo sa ating regional leader na talagang titignan tayo dito sa region to. Kasi siya ang pintuan na papasukan, mga kapatid. Dahil lahat naman ng mga leader papasukan ng mga tao, mga kapatid. So, ako po nagpapasalamat sa lahat na nakarating ngayon. Bagamat kami po ay nandito ngayon para sa inyo at talagang kami po ay nagagalak. Sana doon, pero ang gusto ng aming probinsya ay pumunta kami rito. Kaya nag-iisa kami o nagkasama kami na pumunta rito sa dito sa Quirino. So ako po nagpapasalamat sa lahat. At ibalik ko na ang ating mga direktora. Easy, Rampa. So, salamat.